guys, bumili po tayo ng mobile stabilizer pang ano natin, pang vlog. So yun nga, medyo may kamahalan pero sana worth it kasi para din naman to sa mga content natin. So before natin i-unbox to mamaya is kakain muna tayo. Kain muna with Boss King. Ayan, yan yung pinaka boss ko dito. Parang munggo lang. Na boss, okay lang boss? Oh, magaling to. Ayan, dito kami ngayon kumakain at saka bumili ng pang ano, pang vlog natin. So sana panoorin nyo tong unboxing natin sa mobile stabilizer. Alright, pizza. Okay mga ka-well, here we go. Mag-unbox po tayo ng Benro Gimbal Foldable Motorized 3-AX Stabilizer for Smartphone. Yan. Ito siya, nabili ko siya sa halagang 435 kasi nag-sell sila 435 real. So times 13 nyo na lang magkano ang presyo. Ayan, so ang price po nito sa Pilipinas is 5,655 kung sa i-ano natin convert sa Philippine money. So ngayon i-unbox natin. Excited na kasi siyempre para din to sa mga vlogs natin para ma-enhance pa yung ano natin video editing skill. So yan, sarap. Yan, so makikita natin is yung manual. Uy, tapos ito yung okay, para dito yan, oh. Yan. So, manual. Tingnan natin sa loob. Ayan. So, catalog, quick start guide. Tapos, ibang, ano na. Ibang lingwahe. So, ayan. So, components. Number one, trigger button. Ayan, trigger button. Number two, customize key. Three, phone clap. Tapos 4 is USB Type-C charging. Tsaka naka-note dito charge for phone. Okay, may ano pala to. Pwede palang mag-charge ng ano to, mobile phone natin ng while naka-vlog tayo. So siyempre malulobat 'yun. So parang may power bank na rin to. So number 5, 3.5 mm audio input port to phone. Okay? So parang may ano din siya. Audio input. So maganda. At least mapapaganda yung ano natin, sintunadong boses. Saka ito, number 6 is USB Type-C charge port charger gimbal. Ah, okay. So charge din pala natin 'to. Ayan. Tapos dito naman, SS7 3.5 mm mic jack to external microphone. Ah, okay, may ready na pala siya sa ano, external microphone. So bibili na lang tayo. Oh, parang may nakita, ganito pala. So parang hindi to kasali, sample lang kasi. Ang makikita lang natin is yung ito, yung gimbal mismo. So yan, pwede nating pwede siyang malagyan ng external microphone. Tapos number 9, number 8, customize capable key. So number 8, ayan, may customize. Tingnan natin sa YouTube yan kung paano natin gamitin. Number 10, pan access unlock button. Okay, so may unlock button siya. And number 11 is joystick. Oh, high-tech na. May joystick, ha? Ayos, ha? Ito pala yun, no? Okay.
So parang yan yung magiging ano natin. Parang magmamaneuver tayo left and right, ikot-ikot, ganun siguro. Ayun no. So number 13 is menu button for app use. Oh! Magamitan pala to ng app. So titingnan natin mamaya no. So number 14 is for shutter button. Okay, number 14. Ah, okay, may shutter. So pwede pala nating ma-connect to sa ano natin, sa mobile phone. Okay, so ngayon operating instruction na tayo. So syempre titingnan muna natin ayan, para hindi mangamoy yung ano natin, yung gimbal. Okay, o yun o. Oh, naku, sobrang bigat pala nito. Talagang itong matagalan itong battery nito ha. Tingnan na natin kung ilang milliampere to. So dito guys, ang nakikita natin, ang sinasabi 16 day 24 hours battery life. Okay, so 24 hours 1 day pala. So may intelligent following. Okay. Oh, may time lapse, includes tripod and wireless charging 3 times only. Anong sa ibig sabihin? Ah, okay, kasi may mga iPhone na pwedeng i-wireless charging. So kaya pa lang mag-charge dito, guys. Matindi ah. Ayos ah, ito naman yung tripod. Ayan, so dito yan ikakabit natin. Siyempre, para tumayo. Kung gusto nating nakatayo lang yan, yun oh. Ang ganda. Tapos ito, rubber to oh. Talagang magigrip to sa floor. Alright. So, tingnan pa natin yung ibang laman. So, ito, parang cable to ng ano, para sa charger. Ayan. May sarili siyang cable port. Ito naman. Ah, ito yung para sa mic. Ayan. Ayan. Ito naman is okay. Type-C at saka puro para sa iPhone. So, magcha-charge yan ng iPhone. Pwedeng charge mo dyan dito. O, nandito yan. Sa nakita natin kanina. Ayan. Dyan ka magsasaksak dyan. Tapos, lagay mo yung iPhone. Eh, mahirap lang tayo. Huawei lang ang kaya. Huawei lang ang ano natin at saka upo. Saka ito naman para sa Huawei, sa mga type C type o Samsung, ganyan type C type. Okay, so yun po ang naman. Saka ito, uy. Ah, okay, lalagyan pala to. Ayan, dyan ilalagay natin yung mga basura. Ay hindi, ito pala. Ayan, dyan natin ilalagay oh. Ganda ah, lambot nito ah, parang pwede pang ano to ah, parang pranela. Pamunas oh. Okay, yun lang ang nakalagay. So wala tayong nakitang ano ah, yung microphone. Talagang bibili tayo nun. So ngayon tatry natin to, yung sinasabi nilang unlock. Ah, ito pala yun, ito yun sa push button no. So, pabalikan natin yung quick start guide para hindi tayo mawala. Pambira. So, ayan. Push button number 10. Number 10 is pan access unlock button. Okay. So, unlock natin. Pambira. Papatagalin natin to. Oh, may katigasan din pala. Ayan. So, ayan. Naka-unlock na no. Ayan. Oh, umikot-ikot na pala to. Tapos, so sa quick start guide para hindi tayo mawala no, kasi alam nyo na pag ganito na first timer kayo kailangan talaga na manual. So hindi tayo pwedeng jump up agad-agad na kaya natin agad no, kasi baka masira pa, medyo expensive kasi. So sabi press the unlock button. Okay, na press na natin. So kaya napatayo na natin. Okay. So pangalawa is unlock. So hanapin natin to. So may ano siya, dalawang i-unlock natin no. Turn daw, turn. Okay. Ah, okay, ito pala. Yun no. So turn natin. Uy.
Ako, nasira. Joke lang. Turn din natin itong isa. Yun. So, anong purpose nito? Tingnan natin. Bakit? Bakit ganyan? Hindi naman siguro sira, no? Ayosan ko lang. Ayan. Okay. Napatayo na natin, no? So, talagang, oh, wiggle-wiggle na siya. So, pangalawang instruction dito is mount and adjust mobile phone. Hold the phone, okay? Hold the phone clamp with the sticker facing downwards, okay? Extend the clamp to the mount the mobile phone with the camera on the left side. Okay, left side na yung camera, ha? Take note dun. Left side. Once mounted, slide the phone left and right until the unit balances horizontally without assistance. Okay, malinaw po guys. Kailangan palang hindi tayo maglalagay ng basta-basta ng phone. Okay? So, ito yung lumang phone ko. Since 2014, buhay pa. 2016 pala. Okay? So, ito yung unang phone ko na nabili. Mahirap lang kasi. So, ito nga, babalance natin. Upo to eh. Ayan! Ayan pala. Eh, what if kung hindi siya balance? Tingnan natin na kung anong mangyayari. Oh, yun pala. So, may kasi, may ano pala siya, epekto pag hindi balance, okay? So, ayan. Kailangan pala balance. Proper way to, ha? Okay, dandaan natin para makita natin. Ayan, balance na. Okay. So ngayon, ano na susunod? Master. Okay. So ang susunod naman ito ay na-balance natin, no? Ito yung sinasabi dito eh. Diyan, i-clip mo diyan, i-clip mo 'to. Ayan. Tapos ang lens dito, ha? Left, left, ha? Left, left, left. Move to find balance, wide angle lens, okay? So balance na. Ayan na, balance na. Bluetooth connection, ay pambihira. Bluetooth connection, para saan to? Okay, download the Pinro companion app and ensure that your smartphone Bluetooth is enabled. Open the Pinro app and select proper gimbal from the product selection and select enter device. Okay? So, ayan. Mag-download tayo ngayon ng app. Right, so, andito na tayo sa ano, no? App Store. So, download natin tong Pinro app. So, ayan yung logo po. Makikita nyo, kulay blue. Tapos B. Pinro gimbal po siya. Okay, na-download na po natin. So, i-open natin. So, makikita natin kung paano yan i-connect. So, sa dito, nasa X-Series po tayo. So, dyan po ang pipilian natin ngayon. So, yan, makikita nyo. Ayan, so, hindi tayo sa light. 3XS tayo. Ayan. So, ngayon ay on muna natin yung Bluetooth natin sa mobile phone, no? Kasi para magka-connect na tayo. So, ngayon, na-open na natin. So, yan nga, yung app mismo is mayroon siyang quick guide na kung paano natin gamitin. So, may matutunan na tayo dito sa paano siya mag-direction lock. Tapos, yung iba naman na paano gamitin yung camera. So, sinushort ko na lang to para ano, for reference lang to. So, dito mismo sa apps, nagtuturo na sila kung paano gamitin yung ating Pinro gimbal 3XS. So, yan. So, yan, nagbabasa nga ako dyan kung ano ba talaga ang mga features niya. Paano gamitin yung zoom in, zoom out.
yung joystick, siyempre, andyan na lahat. So, wala ka ng ibang, ano, kahit hindi ka na pala mag-search sa YouTube, o i-download mo na lang yung apps niya para makita ka kung paano gagamitin. So, ayan, naka-demonstrate din, no, kung yung follow mode. Pag naka-follow mode siya, actually, ite-trigger mo yung ano, switch button sa harap. Tapos, ayan, magpa-follow na yung camera mo kung kahit anong movement ng kamay mo ang ginagawa mo, steady yung camera. Tapos ito, quick follow mode naman. Actually, nasa apps din yan. So, kung i-face ano mo yan, i-face recognize o face track. So, automatic po siya umiikot. So, sa video nito sa unahan is may ano talaga, ginawa ko talaga kung totoo ba yung nasa features. So, ngayon nakikita nyo, pwede natin i-manual na ikutin, no? Horizontal and vertical. And also, pwede natin ma-remote via Bluetooth. So, take note guys, yung gimbal natin, pwede natin hindi i-connect sa apps. Magagamit pa rin siya without apps. Manual nga lang. Pero, ayun, parehas lang pa rin yung gamit. Okay? So, ayan. So, titesting na natin yung mga functions. So, ayan, may ano po siya, may pinindot pa ako dyan for vertical and horizontal. Then, dalawang pindot sa harap for the tawag nito. Babalik siya sa automatic na ano niya, position. So, ngayon, as usual, like the other video na pinakita ko, talagang pumasok ako sa apps at saka trinay natin i-connect siya via Bluetooth with controller. So, yung features naman para sa Bluetooth guys is para maka-access ka sa mga ano niya, effects o yung pagpipili mo sa face track. Ayan. Yan ang ginawa ko po ngayon. So, yan yung pag-access natin sa program ng apps. So, para yan makapili tayo kung sa picture tapos may mga effects doon, time lapse, mga ganyan, tsaka motion track, object track or face track. So, yan makikita natin yung sample, no, mismo. So, actually, nag-video din ako niyan. Yan yung pinaka ano diyan. Pinaka-actual. So, 'di ba? Pinindot ko yung sa unahan niya yung trigger button for the ano yan, tawag nito, follow mode. Yan, kahit ginalaw-galaw ko yung ano, no, yung tripod, talagang gumigiwang-giwang siya at saka stable yung phone mo. So, yung motor mismo sa ano niyan, yan yung nagpapa-stabilize. Kaya maganda. Tsaka makapag-ikot din siya ng up to 360 degrees. Sa ano naman niya, mobile phone holder, 180 degrees. Yan. So, yan. Klarong-klaro na po. Tilt down, tilt up. Tapos, yan. Inikot na vertical and horizontal. So, makikita nyo. Ayan, may pindutan po siya. So, naka-remote po. Makikita nyo rin kung gano'n siya ka ano, no, motion, no. Maganda guys, talagang worth it yung binayad natin. Medyo may kamahalan pero hindi ka magsisisi nito. Talagang magbibigay siya ng quality motion ng camera natin. Sa yun nga, ma-enhance pa natin yung ano natin, video editing skill kagaya nito. So may trinayin din ako dito yung ano, face track ata yun. So nagtry ako dito tapos i-click, may trigger ano siya guys, ha, para ma-play mo yung video
may ano yan, capture button yung sa baba. Kaya yung joystick, yan. Ginamit ko yung joystick, no? Up, down, up, down, tilt, down, yun. So, makikita talagang maganda yung ano, quality. Ayan, left side, oh. Yan yung mga features niya talagang ano eh, makikita mo sa advertisement. Talagang totoo siya. Pero guys, huwag kayong bumili ng sa online-online lang na wala pang ano, wala pang mga history na may nakabili na o nagsina mga ganyan. Kasi meron kasi sa online, mura lang, nasa 199 SAR or sa Pilipinas mga 1999 mga ganyan. So ano po yun, mga piki. So mas maganda na talagang pumunta sa store mismo. Doon ka mamili, magtanong ka sa sales officer para mag-guide kayo ng maayos, para hindi tayo makabili ng piki. Original talaga, para hindi masayang yung pera natin. So ito yung video guys, yan po yung motion no, sa gimbal. Ginagalaw-galaw ko yan ha, kung natural na ano yan, motion ng kamay natin, talagang magulo na yan. O ngayon, na-minimize niya yung gulo ng camera. So nakita nyo naman po sa previous video, nagano tayo dyan. Talagang tilt up, tilt down, shake, shake, gano'n. Pero tingnan mo yung quality ng video. Parang hindi siya masyadong gumalaw. Hindi siya masyadong na-shake. And yung 360 degrees. So recorded po yun. So nag-ano tayo dyan mga guys ha. Yung pag 360 degrees, nasa joystick po yan. Yung selector niya. So, left and right mo lang doon, steady, yan, makukuha mo yung 360 degrees. Tapos pindutin lang yung vertical and horizontal, yan po yung sampon. Yan. So, maganda guys, talagang worth it na worth it yung... So, makikita naman natin yung ano, yung quick guide manual. So, take time to read and take time to watch the videos. Kasi ando na lahat, tinuro na paano yung tricks. So yan po yung ano natin guys, nabili Benro Gimbal. Ayos! Everybody should keep it.